Ito po yung pangalawa kong tanong sa inyo. Sige, Kuya, go! Naniniwala ba kayo na isa ang bashers sa nagpapaangat sa inyong dalawa at bakit? Napaisip si Cindy ng madiin kasi nahirapan siyang isipin kung ano nga ba. As long as na nakikita ng bashers na naapektuhan ka, eh lalo silang ginaganahan. Pero kung makikita nila na ikaw ay matibay, stand firm. Nakikita nila ganun yung personality mo. Lagi kang nakatayo. Matindig ka talaga. Matatalo mo sila. Kahit wala kang sinasabi. Diba? Akala mo may pangit kang sinasabi dun sa taong binabash mo. Pero ang totoo, nagpapakita ka lang talaga ng kapangitan sa sarili mong pagkatao. Nagre-reflect din sa iyong pagkatao. Kasi, ano? Naniniwala ako kay Mariano. So, wala naman siyang pinatulan yata na bashers. Pero nakamit niya ang kanyang tagumpay. Napatotoo niya kasi sa sarili niya. Kaya pinaninindigan niya yun. Yun yung pagkakaiba nila ni Mariano. Si Cindy talagang... Hindi naman siya pumapatol agad talaga na basta-basta. May sense naman siyang pumatol. Okay din yun. Yung may sense kang pumatol. Huwag lang yung papatol ka na walang sense yung pagpatol. I mean, walang... siya kasi merong ano eh, talagang pakikinggan mo talaga. Makikita ng bashers na, iba to. Ano to? Matalino, magaling to. Matatakot sila. Hi guys, ako nga pala si Dong eh. At ngayon sa video natin na to ay magkakaroon tayo ng review and reaction video dito sa pag-akyat ni Lods Ballpoint Man sa LS ng Mardi. Siya ang napili, siya ang nabunot. So, pipili lang tayo ng, hindi ko alam kung isa, dalawang questions na tinanong ni Lods Ballpoint Man na gagawa natin ng reaction o ano yung magiging opinion din natin tungkol doon. So, magaganda rin yung question na inilatag niya para sa Mardi. At talagang yung iba napakahirap din talagang sagutin para sa Mardi. So, titingnan natin kung ano yung shoutout nga pala kay Lods Ballpoint Man. Siyempre, subscribe nyo rin yan guys. Yan, tagagisa yan. Ay na bahala, di ba? Kung anong luto ng bashers. Di ba? So, hindi na natin patatagalin. Simulan na natin. Ito po yung una kong katanungan. Ano yung mga pagkakamali mo dati na hanggang ngayon ay hindi nyo pa rin maalis-alis sa sarili nyo? Okay. Sa unang tanong ni Lods Ballpoint Man, mapapaisip ka talaga dun eh. So, ano yung pagkakamali mo na ngayon hindi pa rin maalis-alis? Ikaw muna. Ayan, so pagkakamali po. Siguro po yung ano. Yung pumasok po ako sa isang bagay na mahirapan akong ano, makawala. Kagaya po dati, dun sa dati po namin ano, yun po, dati po. Wow. Actually, yung sinagot ni Cindy yun, hindi ko expect na yun ang sasagutin niya. Sasagot niya. So, pagpirma siguro ng mga kung ano-ano, ganun. So, doon kasi ako nahirapang... So, sobrang pinagsisihan ko yun, kuya. Yung ginawa ko na yun. Copy-paste po. Okay, pareho sila ng sinagot ni Mariano. So, copy-paste lang. Ano yung sinabi ni Cindy? Yun din ang sagot ni Mariano. Na tinuturing nila na malaking pagkakamali ang nangyari sa kanila sa nakaraan. Okay? Talagang nag-iwan sa kanila talaga yun ng trauma. Okay? So, wag na natin yun, hindi na natin yung bibigyan ng mahabang paliwanag kasi tapos na yun eh. Mabuti na lang, alam nyo, yung tanong na yun, mas mabuti na lang, pinagsisihan nyo at natuto po kayo. No? So, ngayon, alam nyo na yung gagawin nyo. Alam niyo na yung gagawin niyo kasi natuto na kayo eh. So pag may mga ganung bagay na darating sa inyo, kaya niyo nang iwasan kasi meron na kayong tinatawag na experience. Yes, definitely, syempre. Kapag alam mo na may pagkakamali ka sa iyong nakaraan o sa isang bagay, ang kasunod noon, pagsisisihan mo 'yon. At sa susunod, hindi mo na 'yung gagawin kasi nga alam mo na mali. Diba? Alam mo na hindi naging tama yung mga nangyari before. O ikaw mismo may pagkakamali ka. Ganun yun. Ito po yung pangalawa kong tanong sa inyo. Sige kuya, go!
Naniniwala ba kayo na isa ang bashers sa nagpapaangat sa inyong dalawa at bakit? Apo. Napaisip si Cindy ng madiin kasi nahirapan siyang isipin kung ano nga ba. Okay, kasi alam natin si Mariano kasi hindi naman siya para patol sa baso. Si Cindy, alam natin na talagang palaban at lumalaban, dragon. Di ba? Kaya tingin ko talaga mag-iisip talaga ng malalim si Cindy dito. Oo. Depende kasi. Oo. Sige, ikaw mo lang bakit ka oo. Oo, kasi. Oo kasi, kaka-oo ko lang. Di ba? Jumerbak si Lods Mariano dyan eh. Sa social media talaga, si may iwasan yung ano, bashers. Yes. Ano, syempre, nagpapasalamat pa rin tayo sa nila. Kasi, nandiyan sila. Tumataas yung views. Ang bait, no? Nagpapasalamat pa talaga sa inyo, ha? Kayo mga bashers. Kaya, ano? Basta. Pero totoo yung sinabi ni Mariano, guys, sa mundo ng YouTube, hindi mo, kung ikaw isang basher, sa mundo ng YouTube, hindi mo pwedeng lokohin ang sarili mo at ang YouTube. As long as na-clinic mo yung video, basher ka man o hindi, nagka-count yun sa channel niya as views. Nakakatulong ka. Di ba? Ganun pa man, masakit talaga ang sasabihin sa'yo ng isang bashers. It's up to you kung gaano ka magpapa-apekto ka o hindi. Kailangan mo lang tanggapin. Ganito ang mundo sa social media. Di ba? Bashing someone is not in social media is not cool. 'Di ba? Akala mo may pangit kang sinasabi doon sa taong binabash mo, pero ang totoo, nagpapakita ka lang talaga ng kapangitan sa sarili mong pagkatao. Nagre-reflect 'yun sa iyong pagkatao. Totoo 'yun. 'Di ba? Ako, kuya, depende, pero mas lamang sa akin yung hindi kasi hindi naman porkit pinapanood ka nila, nakakatulong sila sa pag-angat mo. Kasi kadalasan kasi, yung mga bashers na yan talagang nagko-comment sa'yo para ma-down ka, yes, para mobile self-esteem, yes, mo. Yes. Tsaka yung mga bashers na yan, talagang ayaw nila, yes, sa'yo, tsaka hilay nga nila bumaba. Yes, diba? Sakto yung sinabi natin na, dalawang klase yun eh. Nakakatulong sila sa channel mo, pero personal, pwede ka maapektuhan. So kapag sila kasi inintindi mo, so talagang parang madadown ka, gano'n. So walang mangyayari kapag sila inintindi mo. Hindi naman porkit pinapanood ka nila, ibig sabihin nun, nakakatulong sila sa pag-angat. Ayun sa akin po. Guys, totoo yun. Kasi as long as na nakikita ng bashers na naapektuhan ka, lalo silang ginaganahan. Pero kung makikita nila na ikaw ay matibay ka, wala kang pakialam sa kanila, pero lagi kang nakatindig ng matuwid, stand firm, nakikita nila ganun yung personality mo, lagi kang nakatayo, matindig ka talaga, matatalo mo sila kahit wala kang sinasabi. Okay. Maganda yung mga tanong nyo, no? Kasi depende kasi yan, no? Oo. Pero yung para sa akin lang, tama naman po yung sinabi mo kay Dutinti. Tama rin kay Mariano. Kumbaga si Mariano, kumbaga parang battery lang yan, positive, negative. May supporters, merong haters. So pag pinagsama mo... Balance na ko yan, no? Pag pinagsama mo... Show na kaya. Kasi po, Hindi mo naman sila mag-please talaga. Oo, nagustuhin kayo na. Mag-please? Kasi hindi mo naman sila pwede sabihin na, uy, supportan mo ako. Kung ako i-bash, hindi mo naman pwede sila. Hindi pwede yun. Kaya, siyempre, kahit nandiyan sila, nagpapasahap na rin tayo kasi, Nanonood sila. Nanonood sila. Oo.
Pero mas na hindi sinasaan nila. Pero ngayon, hindi na po namin ano. Hindi na namin hindi. Hindi na po namin hindi yung mga ganun. Hindi na po namin kailangan ano. Intindihin. Kasi, ano, basher sila. Basher, sabi nga nila, basher is a basher. Hindi mo ano yan, hindi mo na mababago yung ano nila. Hindi mo kontrolado yun. Pananaw nila sa sa'yo. Kung gusto nilang siraan ka, sisiraan ka talaga ng mga yan. Kaya, basher is always a basher. Yung maganda yung sinabi ni Idol Mariano, basher is always a basher. No, pero bilib ako kay Idol Mariano, no, kasi kay, lalo na kay Idol Cindy. Huwag niyo lang gagalitin na sobra si Idol Cindy kasi magagalit, pupupok yan eh. Si Idol Mariano kasi ano, masyadong humble. Kaya pag may basher siya, inahayaan niya lang. Yun yung maganda dun eh, kasi pag hinayaan mo yung bashers, mas lalo kang aangat. Diba? Mas lalo kang papataasin. Kasi kung yung bashers, ano, pinansin mo, kung ano, sila lang yung papansinin mo, walang ano, walang mangyayari sa buhay mo, hindi mo makukuha yung ano, yung gusto mong yung pangarap mo. Kasi, ano. Naniniwala ako kay Mariano sa sinasabi niya, kasi subok na siya eh. Nasubukan niya na eh, nangyari na sa kanya. Nasa ano pa lang siya eh, nasa company pa lang siya hanggang sa may sarili siyang YouTube channel. 'Di ba? Still wala naman siyang pinatulan yata na bashers. Pero nakamit niya ang kanyang tagumpay. 'Di ba? Nakamit niya kung ano yung meron siya ngayon, 'di ba? So napatotoo niya kasi sa sarili niya. Kaya pinaninindigan niya 'yon. Eh, sa ano, sa pangarap mo. Kaya hindi ka ano, parang nanonok ko yan, ano? Ito. Example. Ito, ano? Halimbawa, yung bola na doon sa bubong. Pag yan, malayo na naman. Malapit ko. Halimbawa, yung bola na sa bubong. Tapos, yung bola na yan, gusto mo kunin. Kaso, may mag-tigil sa'yo. Hindi mo ako yung bola. Kung may pumipigil sa'yo. Ganun yun! Eh, paano mo makukuha yung bola? Ang galing yun, no? May example talaga siya. Wala, mataas. Hindi nga. Sa'yo yan, kung paano mo, ano, kung paano mo didiscard yan. Parang sa buhay lang yan. Hindi ka mabubuhay sa mundo kung wala kang discard. Tawa naman yun. Di ba kaya tawa ko yun, no? Pero ako mapapatol kasi ako sa basher ko eh. Lalo pag sa... Yun yung pagkakaiba nila ni Mariano. Si Cindy talagang... Hindi naman siya pumapatol agad talaga na basta-basta. May sense naman siyang pumatol. Okay din yun. Yung may sense kang pumatol. Huwag lang yung papatol ka na walang sense yung pagpatol. I mean, walang... siya kasi merong ano eh. Talagang pakikinggan mo talaga. Mas okay yun. Makikita ng bashers na... iba to. Ano to, talino, magaling to, matatakot sila, maano sila, malaatra sila. Facebook ko nagko-comment, ginigis ako, kapatulang ko. Pero para sa akin kasi, si Mariano yung ano, kumbaga bagay kayong dalawa, kasi bakit? Si Mariano yung ano, humble, si Cindy naman isang palaban. So pag pinagsama mo yung dalawa, mag-work talaga yan, so aangat. Diba? Kasi kung puro ka na lang humble. Balance yung sinasabi ni Lods Ballpoint. Dudurugin kayo ng basher. Kung baga aabusuhin ka. Kung walang palaban, aabusuhin ka. Kaya yes. Kung puro ka man. Pero ano ah, yung palaban na, alam mo, hindi naman lahat ng bashers papatulan mo. Kunyari, may bashers ka nakita. Hindi nyo trabaho yun. Di ba? Trabaho nyo na magpasaya ng mga tao. Di ba? Yun yung pinaka the best doon. Di ba? May mga tagapagtanggol tayo dyan. Pero, yun yung sinasabi ni Lods Ballpoint na maganda rin na balance. Pumatol sa bashers pero mayroong sense. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon gagawin mo yun. Palaban. Puro ka pala lang ngayon. Oo. Gisayin mo nga siya, no? Okay.
sa magigisa na. So hindi ko na patatagalin to, guys. Yun lang yung question na gusto kong pag-usapan natin ngayon at gusto kong i-share sa inyo na alam kasi natin bakit ko to share na sa inyo, kasi alam natin si Lord's Ballpoint Man is isa yun sa mga talagang sa paraan ng kanyang pagsuporta is talagang binabanatan niya talaga yung mga bashers. So, kumbaga pananggalang siya ng Mardi. So sa mga bashers. So kaya yung naging question niya is related din sa kanyang na-experience. Okay? So ganun yun. So galing, ganda ng question ni Lord's Ballpoint Man. At magaganda pa yung kasunod na question nito. Pero kasi magiging mahaba kasi yung video ko, guys. So iniiwasan ko kasi na mag-upload ng mahaba kasi baka mainip kayo, syempre. Meron naman tong mismong live sila Lords, itong video na to na pwede natin doon i-replay. Okay? So konting clip lang tong kinuha ko. Maraming salamat sa inyo muli. Ako po si Dong A.